Magandang araw at welcome sa FeedproTV. Ako si Warintan, ang TSO ng Cavite at Batangas, ang inyong host for today. Kaakibat ng negosyong pagbabuyan, ang masiguro na ligtas ang mga alagang baboy sa anumang uri ng sakit. Sapagkat anumang kapabayaan o pagbawalang bahala natin, maaaring mauwi sa kanilang mabagal na paglaki at kapag hindi naagapan ay pwedeng magresulta sa pagkamatay. Upang maiwasan ang posibleng pagpasok ng sakit sa ating mga kulungan, ay ating pag-usapan ng kahalagahan ng biosecurity sa ating pagbababuyan. Atin ding bisitahin ang isang babuyan na nagsasagawa nito. At ibabahagi din namin sa inyo ang kalusugang hatid ng Feedpro Natural Feed sa ating mga alagang baboy. Pero bago ang lahat ng yan, alamin muna natin ang kahalagahan ng biosecurity sa ating pag-aalaga. Ang biosecurity ay isang paraan para ma-reduce natin yung risk sa ating pag-aalaga na kung saan karaniwan dito tumatama yung mga unwanted na mga organisms that would be virus, bacterial, na pwedeng tumama sa ating mga alagang baboy. Mahalaga ito dahil tandaan natin na malaki ang capital sa pag-aalaga ng baboy. At kung tatama itong mga sakit na hindi natin inaasahan sa ating mga alaga, ay siyempre malaki ang losses sa atin. Pwede tayong malugi. Ginagawa natin ito sa maraming pamamaraan. Una, pwedeng sa vehicle, disinfection, pagpasok pa lamang sa farm. Dinidisinfect natin lahat ng parte mula sa gulong, sa gilid, hanggang taas ng ating mga sasakyan. Sa footbath, ginagawa din natin ito. Karaniwan kasi yung mga bakterya o virus na pwedeng sumama sa loob ng ating farm ay nakakapit sa swelas ng ating mga sapatos. So naandyan ang footbath. Nagpapalit din tayo ng clothes pagpasok natin sa farm. At bago niyan ay naliligo din tayo. Kasama din sa biosecurity natin ay ang vaccination program. Sa biosecurity natin, iniiwasan din natin yung pagpasok at paglabas ng kung sino-sinong tao, especially o anumang uri ng hayop na hindi kasali doon sa ating pag-aalaga. Dahil dito pwede makakuha tayo ng iba't ibang klase ng sakit na hindi prepared yung ating farm sa ganung setup. Ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng biosecurity sa ating pagbabuyan at tinamang bisitahin ang isa nating hog raiser na nagsasagawa nito. Ang unang-unang ginagawa ho namin, yung nalagyan ho namin ng disinfecta itong tuntungan nila, tuntungan ng mga bisita ho. Para kung sakali ho sila pumasok sa loob ng Piggery, nag-ano ho muna sila, nag-tuntung muna sa gamot para hindi mapasok ng virus. Bukod dito ho, yung mga sasakyan nila na dumarating, binubumba ho namin ng gamot para maiwasan namin yung sakit na dumapo. Sir, mahalaga ho yan dahil sa Piggery ho, talagang mahalaga yan para hindi ho kumalat yung sakit na dumarating. Ang ginagamit ho namin yung organic, mga dahon ng maricacao, saka yung ugas bigas, tapos binuburo ho namin yung mga isang linggo o isang buwan sa ho namin ginagamit para. Karimayan ho, nakukuha din sa, sa paligid na rin ho. Kunti lang gastos ho namin. Hindi naman pala mahirap siguruhin ang kalusugan ng ating mga alagang baboy sapagkat hindi naman ito magastos gawin. Ngayon naman, gamit ang Feedpro Natural Feed, aalamin natin kung paano ito tumutulong mapalakas ang resistensya ng ating mga alagang baboy. Nakakatulong ang Feedpro para maibigay natin yung tamang nutrisyon sa ating alagang baboy. At kung maganda ang nutrisyon ng ating alagang baboy, maiiwasan natin na magkasakit yung ating mga alaga. Nakakatulong dito yung mga tinatawag natin na prebiotic, yung probiotic, at yung ating organic acid na nakakatulong for good digestion, at yung ating yuca extract na nakakatulong na maiwasan na magkaroon ng mabahong amoy yung ating kulungan. Ang prebiotic ay tumutulong para magpropagate ng ating probiotics. Actually, ito yung pagkain ng probiotics para dumami ang probiotics natin sa gut ng ating mga alagang baboy.
At ang probiotics ay nakakatulong for good digestion at ini-increase nito yung vitamin B complex sa ating alagang baboy, yung vitamin C at yung ating vitamin K. It also boosts yung usable protein sa ating alagang baboy, kaya makakasiguro tayo na mas malaki ang laman kaysa sa taba ng ating alagang baboy. Yung ating organic acid ay nakakatulong din for good digestion dahil nagiging acidifier ito, lalo sa ating mga pre-starter tsaka starter na biik. Ganun man din sa ating mga booster age na mga biik, na kung saan dito ini-increase na yung normal acidity ng pH sa tiyan ng ating mga alagang biik para hindi dumami yung mga bad bacteria. At yung yuca extract naman po, ito yung gamit natin sa mga palakihing baboy, sa grower tsaka finisher natin, na nakakatulong para bumaba yung mabahong amoy dun sa ating kulungan. Talaga namang natatangi ang Feedpro Natural Hog Feed sapagkat ito ay hindi lamang pakain, kundi ito ay tumutulong mapalakas ang resistensya ng ating mga alaga. Gamit ang Feedpro Natural Feed, paano ito makakatulong sa ating mga magbababoy? Ang pidso namin ginagamit, yung Feedpro, at sa subo ko sa pag-alaga ay maganda akong pakain yung Feedpro dahil malusog ko ang baboy. Tsaka bukod sa malusog, matibay ho sa sakit. Mahagaan ho sa trabaho at isa pa ho, maganda sa mga alaga namin baboy. Isa pa ho, wala hong amoy ang tayo ng baboy. Hindi ho katulad ng ibang Piggery na mabaho ang tayo ng baboy. Pumasok man kayo, walang masyadong langaw. Hindi yung mabaho. Doon sa ibang may Piggery ho, subukan lang ho yung gumamit ng Feedpro at makakatipid ho kayo. At isa pa ho, sa dyan sa dumi ho ng baboy ay hindi ho kasyado mabaho. Pwede ho tayo mag-alaga sa maraming bahayan at wala, hindi tayo ririklaman ng ibang tao na mabaho ang alaga niya. Talaga ho, dito sa Feedpro ay sigurado ho hindi masyado kayong magastos. At isa pa ho, doon sa mga ginagamit namin pang-disinfecta, talagang makakatipid kayo. Mahalagang pundasyon ng kalusugan ang wastong pakain sa ating mga alaga. Gamit ang Feedpro at biosecurity measures na ating nabanggit, ay matitiyak na ligtas ang ating mga alaga. Ika nga, sa kasabihan, prevention is better than cure. Sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito. At para naman sa karagdagang mga impormasyon, mangyaring bisitahin ang aming website at kontakin ang mga numero na nakaplas sa inyong TV screen. Hanggang sa muli, ito po si Warren Tan, TSO ng Cavite at Batangas, na nagsasabi, lamang ang natural.